Sinumpiska ng DTI ang mga substandard na Christmas lights na binibenta sa Divisoria. Sinita rin ang mga tindahan na walang nakapaskil na price tag. Nasa frontline ang balitang yan, si Gio Robles. Mismong si Trade Secretary Alfredo Pascual ang nag-inspeksyon sa mga tindahan sa mall na ito sa Divisoria. Ang kanilang target mahuli, substandard na Christmas lights. Yan yung mga produktong hindi dumaan sa safety check at posibleng magdulot ng disgrasya gaya ng sunog. Sir, ano violation niya, sir? Sa pwestong ito, nakitang walang safety marks ang mga pailaw. Palusot ng tindera, display lang daw ang nasa 16 na kahon ng pailaw. Pero hindi yan bumenta sa kalihim kaya kinumpiska ang mga paninda. Meron siyang multiple violation, kaya bibigyan siya ng notice ng FTEB, Fair Trade Enforcement Bureau natin sa DTI, ng notice of violation. Meron siyang 48 hours to explain. Pag hindi satisfactory explanation, sasampan siya ng formal charge. Hindi naman nakapalag ang tindera. Okay lang naman sa amo namin yun kasi hindi rin naman alam na meron palang ganun dito na nakadisplay. Kung bibili ng Christmas lights, payo ng mga otoridad, hanapin ang Philippine Standard o PS Mark at Import Commodity Clearance o ICC sticker para mas sigurong dumaan sa quality test ang produkto. Bukod dyan, may mga tindahan ding nasita dahil walang price tag ang kanilang Christmas lights. Paglabag ito sa Price Tag Law at Consumer Act. Umabot sa 5 tindahan ang pinatawa ng Notice of Violations. Bukod sa mga mall, balak rin suyuri ng DTI ang mga bangketa. Maging mga nagtitinda ng parol, binabantayan din nila. Yung pong buong produktong parol, hindi po siya kasama doon sa listing ng mandatorily kailangan pa certify sa BPS or Bureau Product Standard. Paalala naman ng DTI sa gagamit ng pailaw, mapaparol man o Christmas lights, huwag sanang magdamagan. Iwasan din ang overloading sa mga saksakan para iwas sunog. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.